Good day mga kalakwatsa! Welcome to my channel, Explore Places with Joel. Ngayong araw, ipapasilip ko sa inyo ang naging resulta ng aming training ng WASAR or Water and Safety Training conducted by the Department of Education and in cooperation with the Philippine Coast Guard. Kaya kasalukuyan guys, andito po tayo ngayon sa Philippine Coast Guard dito po sa may Santa Ana, Davao City. Ayan. Coast Guard Station, Davao. Dito po sa may Santa Ana. Ito na po yung training. Tingnan po natin dito ngayon kasi idedemo sa atin ng mga instructors nila kung paano po ang proper approaches pag may nalunod at saka paano yung victim, anong gagawin sa victim. So ito yung pinapakita po nila. Tunghayan po natin. Itulat yung victim. Ito lang yung face nyo. Tingnan nyo yung para. Pagkita mo sa'yo. Yan ha? Tingnan. Pag i-press doon pa nga, sigurado sakit lang kayo, huwag kayong magpanik. Relax lang kayo, hayaan nyo yung sarili nyo na lumubog kayo ng victim. Ngayon, halimbawa magdadamba na siya sa'yo mag-iyakap, ang unang gagawin mo is chinin. Bakit? Kasi pag hindi ka mag-chinin, ma-effect yung isipagos mo, patay. Ma-choke yung isipagos mo, ganyan kayo. Kaya dapat, pag-iakap niya, chinin ka kagad. Ngayon, pag na-chinin mo na yan, di ba ipag-iakap niya sa pagkos mo, hindi ka masakal. Halimbawa, dumating naman sa punto na hindi nakahabol yung chinin mo. Ang next mo gagawin is, yung second choice mo is, taginit mo yung leeg mo pa rin yung sa pagkos mo. Tataliwas din dito, parapat na ipag dito lang sa leeg mo, hindi ka masyado ma. Job. Okay, halimbawa, example natin, pag-chinin mo. Tapos, ngayon ko, lubog ko may tubig. Tapos, kunin ko na ngayon nyo. Tingnan nyo ha, kung saan sa baba, yun ang kunin nyo. Bakit? Katulad yan, sa taas ang kunin ko. May isa pa na bilhin. Pag kunin ko, lang pa rin ako. Ngayon, dapat sa baba kunin ko. Pag kinuha ko sa baba, sasabay na yung pati sa taas. Ang pagkuha ng kamay, tingnan na kung ang pagkuha. Dito sa baba, hawak. Tapos dito ang hawak, yung isa. Dito yung vital points niya or bracing points para sa distraction ng lakas ng tao. Dito yan o. Bumalik na reflect. Kasi may ano siya, may jacket eh. Dito, hindi dito sa taas sa sikwa. Dito sa baba. Dito niyo kunin. Masakit yan. Dalaman sila. Doon yung bracing point naman natin sa box na doon. Pag nayakap, chinin, tapos pisilin yung bracing point. Kayo rescuer, huwag kayo umalis sa itayuan nyo. Ang victim dalit sa harap. Judo. Tapos yun sa kamay. Ganun pa rin. Hangin. Tapos cross chest kiri. Tapos langoy sa shoulder. So ito na po guys yung application na itinuro po sa amin doon kanina sa session room na dinidemo sa amin. So dito naman ngayon tinuturuan po kaming lumangoy yung entry na sinasabi kung paano mapunta ng dagat yung mga iba't ibang entries, no? For example, sliding entry, okay, dive entry, standing position, or dive entry, kneeling position, or ang daming entry guys, no? So mayroong stride entry, yung pag ano mo sa dagat yung hindi lumubog yung ulo mo, yung slide entry, yung simple lang yun guys, yung papahulog lang. Ito guys yung pinakita ngayon, ito yung dive entry na standing position yan. So maraming mga entry guys, maraming mga entries na dapat alamin kung o nasa sayo na yung pinakahiyang sayo pagka nagre-rescue na po tayo ng mga biktima sa panahon ng sakuna. Magandang training ito guys sa mga DRRM coordinators ng bawat paaralan. Yung DRRM pala ay Disaster Risk Reduction Management System, no? Kaya nagpapasalamat po tayo kay Engineer Lloyd ng Division of Davao City, kay Mama Mr. and Mrs. Lucero po. Kasi sila po yung nagpadala sa akin, kay Ma'am Marita Bagaslaw, at syempre po
sa aming boss na si Ma'am Marilo Dilbar. At syempre doon po sa ating mga Coast Guard personnel, mga instructors na tumulong po talaga na may sa ayos, ma-perform namin ng maayos ng mga participants. Ang Pilipinas ay pinaka prone to calamities like bagyo, baha, kahit nandito sa dagat, kuminsan yung pamilya natin gusto nating maligo, magpunta ng pool, mapunta ng dagat para mag-enjoy. Yun naman talaga, lalo na ngayon bakasyon pa. Pero pag may mga sakuna na nangyayari, hindi pa napakasakit, pupunta tayo na masaya yung pamilya natin, napunta ng dagat, tapos uwian na malungkot dahil may nangyari, tapos hindi naagapan kaagad, hindi na-rescue. Kaya ito yung pinaka-proper way para po maturuan po yung mga school coordinators and district coordinators na pinapadala sa training na ito po. Kaya itong ginagawa ngayon, ito yung ito pa rin yung mga entry po na dinedemo sa atin ng mga instructors kung paano at tumalon doon sa dagat, na dapat walang kaba, na walang vest, no? Walang vest na ginagamit. Okay. So yung iba naman hindi talaga pinapatalon pag hindi talaga marunong. Tatalon na lang sila maliban lang kung mayroong vest o life vest na ginagamit po. So ito ngayon guys, no, pagpatuloy ko lang, ginagawa naming pool ang karagatan ng Davao Golf. So ito po yung Davao Golf, nasa Santa Ana po tayo, banda. So dito po matatalon nyo na po yung Coastal Road. Okay, mamaya nice, makikita ninyo yung Coastal Road. At saka guys, uy, may gami, dili init. Ang nagpa-participate pala nito ay iba't ibang mga school coordinators and district coordinators sa buong division po ng Davao City, DepEd or Department of Education. Of course po, uulitin ko sa pakikipagtulungan po ng Philippine Coast Guard, kasi sila po yung may alam talaga kung paano lumangoy. Tinuturuan po kami dito ng mga paraan ng paglangoy na mayroong butterfly, may modified butterfly, na sapatos ni Rescue Road, may backstroke, may, at saka itinuturo din dito sa amin kung ano yung mga approaches po ng pagsalba ng buhay pag may biktima. Okay, so mayroon tayong tinatawag na front approach, back approach, underwater approach. Actually, lima yun eh. Nakalimutan ko yung dalawa. So, yun yung mga iba't ibang approaches kung paano. Hi! Welcome to Wasar. Kasano kaya andito kami sa Wasar training po na conducted by Coast Guard, Philippine Coast Guard. Of course, pagtulungan ng Department of Education, Division of Davao City. Yung mga kasamahan kong ito guys, mga guro ito, ng iba't ibang distrito ng Davao. Kaya ito, hinuhubo po kami kung paano kami matutong lumangoy at tumulong sa mga kabataan pagdating ng panahon pag may mga sakuna. So ito na po guys, tanaw na natin dito sa may Santa Ana, yung karagatan dito, yung Pantalan. Nasa kasalukuyan, nasa Pier 2 po tayo. Tapos tanaw na po natin dito yung sinasabi kong Coastal Road, ayan. Pero hindi pa po yan na pinapagamit ng pamahalaan, kasi hindi pa po na-inaugurate pa lang po ay yung segment 1 or segment A, yung galing po ng Ulas ba yun, papunta ng Ikulan, ano, SM Ikulan, malapit doon. So hanggang doon pa lang. So nakikita nyo ngayong Coastal Road, yun ay ang segment B or segment 2 na galing ng SM Ikulan, tuloy-tuloy na po papunta dito sa may Santa Ana po, o dito sa may Agdao. Ayan yung mga kasama po guys. Ginagawa talaga nating training venue ang o ginagawa naming pool ang karagatan ito. Tingnan nyo guys. Tingnan ko ang puti-puti ng gray hair ko talaga kahit hindi pa nakapag-pugupit. Hayaan nyo baka sa susunod. Ano na yun. Tapos hayaan nyo yung mukha guys. Kahit anong gawing pagtatakip, ako pumapasok pa rin. Sobrang init talaga, nasusunod pa rin talaga yung mga balat namin. Imagine guys, ginagawa namin ito hindi lang isang araw, kundi tatlong araw. Pero sabi nila,
ito ang training na ito ay kukuha ng 7 days. Pero yung mga Coast Guard personnel guys, in order for them to master on how to swim talaga, how to rescue, is 1 year of preparation or training. Pero sa atin dito sa Department of Education, ako guys, kinukuha lang po guys ng 3 araw. Kaya medyo kulang-kulang talaga. Ayan, ano kayang gagawin? Parang tatalon yata siya. Actually guys, ito yung pagpahinga na namin itong time na to. Itong pinaka-ibabaw nito, nagpapahinga na kami niyan. Galing na kami doon sa training. Kaya wala na kami ginagawa. Kung gusto mong bumali, nasa sayo na yon. Para maging para ma-improve naman yung paglalangoy. Kaya kailangan talaga ng paulit-ulit, constant practice. Hindi raw dapat yung practice makes perfect, hindi. Kundi practice. Every day is a practice day. Opo guys, every day is a practice day po talaga. So, nagpapasalamat din po ako sa mga kasamahan namin, sa mga participants. Kasi hindi lang po yung natutunan namin dito ay kung paano yung proper rescue. Kasi actually guys, ito yung part 1 pa lang. So ipapakita ko sa inyo yung rescue bukas, may i-upload ko sa inyo yung proper way of risk or approaches on how to rescue the victims, the drowning victim. Opo guys, so ayan, dito po tayo ngayon sa ano to, ayan, nagpapahinga na po kami. Pag nagpahinga, ayan, water break. Salamat po. Sir, thank you for liking my vlog. Buhay mo, sir. Salamat po. Hello, guys. Bahagi po kayo ng vlog ko po, ha? Nagpapaalam lang po. Baka matagbata kayo na, uy, umabot na sa 1 million views. Salamat.